sa foreign policy. Dahil kung hindi anya sila may alam dito sa foreign policy, abay, mas maganda raw magtinda na lamang sila ng taho. Si UP Professor Dr. Clarita Carlos, para sa mga kumakandidato sa mataas na kapulungan ng Kongreso, abay, dapat daw maalam ito sa foreign policy. Dahil kung hindi, tunghayan natin sa aking ulat. Nanindigan ang kilalang political analyst at foreign policy expert, UP Professor Dr. Clarita Carlos, sa kahalagahan ng pagbalangkas at pagtataguyod ng foreign policy para sa isang bansa gaya ng Pilipinas. At para sa mga senador na siyang tagapaglikha ng batas, dapat anya maalam ang mga ito sa nasabing larangan. Kabilang dito ang pagpasok ng bansa sa iba't ibang kasunduan at polisiya sa mga karatig at kaalyadong bansa. Ang pinaka-important role ng ng senador is yung ratification ng mga treaties at international agreements, regional and international agreements. So, ang presidente, bagamat siya yung chief architect ng ating foreign policy, hindi siya makaka-move pag hindi nag-ratify ang Senate. So, halimbawa yung visiting forces agreement, kailangan nagdaan muna sa Senate yun bago pa nag-sign yung presidente. So that means it has to go through the Senate. So dapat, ang mga senators talaga, may alam sa foreign policy. Diba? Pag wala, magtinda lang sila ng taho. Giit pa ni Carlos, dapat tiyakin na mga kandidato oras na maluklok sa pwesto na hindi sila gagawa ng sariling desisyon na taliwas sa kagustuhan ng Pangulo kung hindi naman anya nararapat na may maayos na pagkakasundo ang mga tagapaggawa ng batas at tanggapan ng pinuno ng bansa, ang Pangulo. Because if you look at also the line of succession, diba President muna, tapos Senate President, ay Vice President, Senate President, and then the Speaker of the House. Which means you're a breath away from the presidency. So, why should you just diminish your worth, you know, as a legislator? You're not an ordinary legislator. Plus 24 lang kayo, diba? Sa huli, para sa mga kumakandidato ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso at sa kanilang pagharap sa ikalawang yugto ng SMNI Senatorial Debate 2022, ito ang payo ng Propesora. Well, they have to show their best and that they have something between their ears. Not, you know, parang nagmamanyabang lang, but that they really have innate intelligence and knowledge about things. For example, dapat alam nila yung Ukraine and can point at it in the map and know its implications, di ba? Yeah, like that. Kasi hindi ka naman barangay captain eh. Nor are you running to catch a dog, you know, dog catcher. You're a senator of the republic. Diba? Nauna nang nabanggit kahapon ni Carlos ang mungkahing paggamit ng nuclear weapons sa buong mundo na tinanggihan naman ng naunang batch ng senatorial aspirants. Anila, mainam na umiwas ang bansa sa mga ganitong kasunduan upang maiwasan ang madamay ang Pilipinas sa posibleng pagsiklab ng kaguluhan sa iba't ibang parte ng mundo. Kung matatandaan, nauna na rin itong niratipikahan ng bansa ang tinaguriang Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons ng United Nations.